Hello mga ka-Kamatics, muli ito na naman tayo sa isang bagong tutorial na ito ay isang request lamang ng ating isang ka-Kamatics na bumili ng files ko na 87 Classic 4 Class. Ang gusto niyang mangyari mga ka-Kamatics ay gawing 150 to 127 yung baga 150 max level, 127 max skill. Kasi itong 4 Class nating files na to ay 210-167. Mas maganda nga naman yung pinababa parang run pH ang still ang gagawin niya. Okay, mga Kananatics, start tayo. Ang unang gagawin natin ay siya nga pala Kananatics, tungkol naman sa pag-delete natin ng mga skill, hindi tayo gagamit ng XL kasi medyo baka malito yung iba doon. Ito yung mano-mano natin gagawin. Tuturo ko sa yung paano gagawin yung mano-mano. Okay, panoorin nyo lang maigi para hindi kayo malito. Una, bubuksan natin itong Glogic .rcc, double click natin. Then hanapin lang natin yung skill, type nyo lang sa keyboard nyo sk, yan lalabas na skill str table tsaka skill.ssf. Lagay natin dito mga Kananatics. Okay, syempre mga Kananatics, huwag natin kalimutan mag backup. Copy natin itong Glogic. In case na mag-error kayo sa ginagawa nyo, meron kayong backup. Okay. Katapos yung mga Kananatics, syempre kailangan natin parehas i-decrypt yung dalawang file na to, itong skill.ssf at skillstrtable.txt. Buksan natin yung run tools, runtool.exe. Default sa file encryption bago run selecting tool, open lang natin, then ito doon na siya automatic papasok. Check nyo may game mga Kananatics kung talagang sa folder na siya papasok, kasi itong sa akin sure ko na dito siya papasok kasi lagi siyang ina-edit dito. Kahit ano dyan Kananatics ang gusto nyo kunin, o kunin natin itong or mga Kananatics yan, basta kasi kailangan ito nakadecrypt para mabuksan natin itong skill.ssf, kasi kung dito naka-decrypt hindi siya papasok, kaya decrypt muna natin parehas. Copy same lang bago decrypt, then open ulit tayo ng isang tools, kunin naman natin yung str table ng skill. Okay, next ang susunod natin mga Kananatics para mabuksan natin yung skill, syempre yung skill.exe. Eto. Tutukan nyo lang mga Kananatics yung aking gagawin para hindi kayo malilito. Marami kasing gumagawa bakit sila nag-error, kasi nga ganoon din ako sa mga pinapanood ng mga video ng mga gusto kong aralin ng ibang mga aral, kasi kami sanay na sa ganyan. Kumbaga sa cellphone, naggagawa ako ng cellphone mga tutorial. Pwede na kami mag skip kasi alam na namin. Kaya mga baguhan dito naman sa run, kailangan. Ito mga Kananatics, click nyo lang itong load skill. Then lalabas na yung skill.ssf. Double click natin. Ayan na siya mga Kananatics. Yung skill ng brawler, uunahin natin. Yan mga Kananatics yan. Titignan natin kung anong tatanggalin natin. Kasi may mga parts dito mga Kananatics na halimbawa itong tatlong sunod-sunod na to eh tama siya nga, yun okay lang yan. Meron kasing lumaktaw siya sa kabila. Okay, magbubukas tayo mga Kananatics ng dapat nakabukas yung server nyo or naka-emulator kayo. Sana sa inyo na yung kung anong gusto nyo, naka-emulator o nakabukas yung server. At sa akin nakabukas yung server ko sa BPS. Magbubukas tayo ng client, ng launcher. Ang gagawin nyo mga Kananatics, magkikreate na kayo ng dalawang account. Then sa dalawang account na yon, maglagay kayo ng dalawang karakter. Sa akin, tatlong account ang nagawa ko kasi na-delete yung ibang karakter. Simulan natin mga Kananatics yung sa brawler. Sa mga Kananatics, mag-login muna tayo. Login ko yung brawler para siya muna yung unahin natin. Brawler natin ito.
Yan yung makaranatic. Sa isa-isay natin tayo, makikita nyo to. Nasa brawler class 1 hanggang class 4. Itong class 4, ito yung may kasama sa mga box niya. Sa brawler class 1 muna tayo. Lumabas na yung character natin. Ngayon, siyempre, punta nyo lang yung skill na tab, letter K. Ayan, dito tayo sa dex. Iba, scroll down lang natin mga karanatic. Tignan natin kung anong level yan. 167, tung Furious Eagle Claw, tung Tai Chi Wave. 157, then yung Tai Chi is 147. Itong Dance of the Warrior ay 127. Yan ang ititira natin. Itong tatlo pang karanatics ang ating i-delete. Ganito lang yung kasimple mga karanatics. Siyempre, kung ano yung pangalan ng tatlo, yung po yung i-delete natin. Siyempre, unahin natin itong Furious Eagle Claw. Ito siya. Right click nyo lang itong mga karanatics. Yan, makikita nyo. May nakalagay yan, delete. Delete lang natin. Kailangan tama yung ginagawa nyo mga karanatics. Yes lang natin siya. Then, sunod natin ay ito natin lagay yung Tai Chi Wave. Ito na siya mga karanatics. Delete lang din natin. Next is Tai Chi. Yeah, yung natira na yung mga karanatics hanggang 127 skill na lang siya. Ngayon mga karanatics, tatakbo tayo sa Pau. Ganun lang din ang gagawin nyo sa Pau. Sisipatin nyo muna kung ano yung 167, 157, tsaka 147. Yan. Tanggalin na natin itong 1, class 1. Dito na tayo sa brawler, class 2. Unang tatanggalin natin is, ito nakita na dito, Whirlwind Dragon. Delete natin. Sunod ay Dragon Art. Ito na, katapat na niya. Ang kasunod niya ay Cyclone. Yan. Magkakatabi naman sila pala kaya hindi siya nakakalito sa brawler. Okay lang. Delete natin. Okay, tapos na tayo dito mga karanatics. Punta naman tayo sa brawler class 3. Yan yung int. Tingnan uli natin kung tama. 167, 157, 157, 157, at saka 183. Ah, 151. Sorry. Character pala to. Sorry, dito tayo sa baba. I'm sorry, wala pang send. Ito pala yung 167, 157, 147, okay? Tingnan natin yung palm. Ito na siya, delete natin. Sunod natin yung soul destroyer. Ito na siya. At yung Dragon Rising, kakadikit din pala siya. Okay, tapos na tayo mga karanatics. Ang susunod naman natin ay ang sa box, yung etcetera. Tingnan natin kung anong tatanggalin natin. Etong Aegis is 175, and then tong Sonic Trace. Yung dalawa yung tatanggalin natin kasi lahat yan puro mabababa na. Kasi pag tinira natin itong mga karanatics, ang level niya lang kasi hanggang 150. Hindi na niya yan makukuha. Eto, kasi request niya rin ng ano, hanggang 127 skill. 150 level, 127 skill. Okay, tanggalin natin dalawang to, itong Aegis. Delete natin. And then, itong Sonic Craze, ni malayo siya, pagkita niya mga kanatik. Dito siya. Sonic Craze, delete natin. Okay, pag naganyan ng mga karanatics, sunod nyo naman yung swordsman, sunod nyo yung archer, sunod nyo shaman. Ganun kung anong ginawa nyo sa brawler, ganun din gagawin siya sa sunod. Pagkatapos nyo mga karanatics ay ilo-load natin yung skill. Save natin pala, save. Click lang natin itong save. Yes, save. Okay, close muna natin itong, titingnan natin kung natanggal talaga, close natin itong launcher. Ito, pwede na natin siya i-close. Then, mga karanatic, kahit ang ipasok nyo na lang ay yung
etong skill.ssf. Ito lang yung ating i-encrypt. Iwanan natin yung str table. Encrypt natin to, then x na natin to. Ito mga karanatics, huwag nyo siyang ipapasok ha, naka-decrypt yan. Huwag nyo ipapasok tong str table kasi iiwan ko na siya na nakaganyan. Para pag nag, kasi yan mga karanatics, kapag naka-encrypt yan na nag-edit tayo ng skill, hindi yan marireed eh. Close natin yan. Ang ipapasok na lang natin mga karanatics ay etong apply sa data glogic etong skill.ssf na lang. Ito yung in-encrypt ko. Lagyan natin siya dito, then okay natin. Ang gagawin natin mga karanatics ay kung gusto nyo itong skill.sf tanga, i-copy nyo, mababa lang to MB o itong glogic. Nasa inyo yan. Oh. Mas mababa itong glogic kasi naka rar na siya. Kakopy na ito mga karanatics, papasok tayo sa BPS. Okay, naka-BPS kasi tayo mga karanatics. Ang gawin natin sa BPS ay tanggalin ko muna yung nakarun. Tatanggalin niya muna yung server na nakarun kasi hindi siya mapapatch. Natanggalin na natin mga karanatics. Open natin itong glogic. Then copy natin yung nasa desktop, yung in-edit natin kasi dito ako nag-edit pa kasi sa BPS minsan nag-reconnect dahil nga sa internet to internet malayo yung pagitan. Copy natin to, paste natin siya dito. Replace lang natin. Ka-replace mga karanatics, buksan natin yung int update, yung ating autopatch launcher. Dito tayo sa files list, sa update exe directory data logic. Ito. I-delete lang natin yung glogic.rcc. Ito. X natin bago add uli natin siya. Yan, itong glogic. Then, build project na natin. Rest lang natin mag-build na yun. Pagka-build mga karanatics, close na natin ito. Run uli, ano na uli natin yung server. Buksan. Start tayo sa session. Start. Tapos, sa field. Itong field, ginagawa ko run as admin kasi minsan, nagwa-backtrack. Pero nakaset na yan yung anti-backtrack niya na hindi na siya magwa-backtrack. Kailangan lang siya naka-run as administrator lagi yung lahat ng server niya. Itong 4 class lang naman. Sa 6 class, walang problema. Sa mga gusto nga pala umorder ng aking files, yung 4 class at 6 class na in-game registration, in-game item, 4,400 siya, kasama na yung BPS, pre-setup na, tsaka pre pa yung auto patch launcher na inko update. Ayan mga karanatic, so nag-reconnect yung BPS. Ayan, sa login na tayo. Okay. Open natin uli yung launcher. Tignan natin kung natanggal na natin. Bago isusunod natin mga karanatics yung tapos na tayo sa skill, sunod natin yung max level naman. Mas madali na yung mga karanatics. Pinagsabay na natin yung tutorial. Shoutout nga pala sa nagpa-setup sa akin ng files na to. Yung bumili sa akin na pag nasa abroad siya, hindi na natin iyan yung kanyang pangalan. Maraming salamat sir sa tiwala. Ito na yung files mo, na-setup na natin kasama ng BPS. Ini-edit na rin natin yung max level at max skill. Okay mga karanatics, maglalag na tayo. Titingnan natin kung success yung ginawa natin.
Matapos ito makarang natin, susunod natin yung max level. Siguro alam niyo na rin yun, pero sasama na natin siya sa tutorial. Okay. Buksan natin yung kanyang ano, skill. Ano yung aeronautics? Ito na lang siya. 127 na lang yung natira sa kanya. Puro 127 na lang. Pero yung backpack niya mga aeronautics na reloaded, importante nyo. Patago nyo yun. Kasi kung gusto nyo ibalik yung dati, pwede nyo siyang ibalik yung normal yung skill. Ito mga aeronautics, wala na yung dalawa rito. Okay mga aeronautics, next. Sunod naman natin yung max level. Gagawin natin siyang dating 210, gagawin natin 150. Tatanggalin natin ito ngayon mga karanatik. Gawin natin mga karanatik ay open uli natin yung G-Logic data. G-Logic may backup naman tayo nyo mga karanatik, siya wala ating problema. Kung gusto nyo itong mga karanatik para hindi na kayo mag ano, tanggalin nyo na para hindi nagpapagulo sa inyo, maglalagay na lang uli kayo pag gusto nyo mag edit. Delete na lang siya natin para hindi na siya pang paggulo sa loob. Okay, G-Logic, double click. And then, hanapin natin yung default dot car class. Then, open natin sa run tool. Trip muna natin. Buksan natin siya ng text file. Drag lang natin. Ayan mga karanatics. Hanapin natin ngayon dyan yung level. Tandahanin natin mga karanatics ha. Nandyan lang siya. Makikita natin yan. Ayan. Ito yung makikita nyo makaranatics niya. Max level is 210. Yan yung dati niya. Extreme level, 210 din. Yan, kahit di nyo napalitan niya. Pero para hindi kayo nalilito, same nyo lang siyang palitan. Kasi 4 class lang naman tayo. Wala naman tayong extreme. Yan. Yan mga karanatics. Then, kung gusto nyo baguhin yung tawag dito, yung max grade. Gagawin lang natin siyang 9. Kasi mukhang pangit na yung plus 10. Baga, run pH nga ang dating niya, kailangan plus 9 lang. Ito makarating W grade underscore max. Yan yung mga karanatics na papalitan natin. Yan. Makikita nyo yan dyan. Yan. Yan. Gagawin lang natin 9. Okay. Dito naman mga karanatics, kung gusto nyo siya kanina sa 150, yung per stat nya, ito stat nya is 3. Ayan, skill point 1. Ayan, skill point nya na 1 bago yung stat point nya is 3. Then sa save lang natin yung mga karanatics. Save. Paano natin malalaman mga karanatics na hanggang doon na lang talaga yung level niya? Okay, papakita natin kung ganito talaga siya, hanggang 150 level na lang siya. Kailangan natin siyempre mapakita sa inyo. Close na natin ito mga karanatics. And then punta tayo uli sa G-Logic. Itong ano, i-encrypt niyo siya uli mga karanatics. Encrypt naman. Ayan, bago close na natin, ipasok na natin siya ang default. Ayan, okay natin. Then, pag na okay na natin yung makaranatics, syempre, kakopy natin itong link glogic.rcc. Pasok tayo ngayon sa DPS. Close uli natin yung server. Pag nagko-close ako makaranatics, ganyan lang sa task manager. Ayan. And then, paste uli natin dito. Ayan, tap and replace. And then, syempre, kailangan natin siyang ibagay. Karanat, kahit di na natin i-patch. Parehas naman pinaglagyan. Pero sa ibang mga client na
maglalaro sa inyo. Hindi siya magpa-patch kasi kailangan talaga natin siyang i-patch. Ganun lang uli. Delete natin yung glogic.rcc dito sa patch. Then, dagdag ulit tayo ng ganun lang ito. Then, build. Ganun lang. Kadali. Makakala natin. Kahit sa pagpa-patch, matututo kayo. Okay, syempre, paano natin malalaman? Mag-edit tayo ng character natin. Pasok tayo sa sa Run Manager. Ito. Gagawin ko ng GM yung character ko para maglalagay tayo ng BTG para mabilis na siyang maka ano. Ito, lagay natin siya sa user muna. User, select natin. Search all. Hanapin ko yung sa akin. Ito yung Saldi. GM na pala siya. User GM na. Ginawa ko na pala siyang GM. Then, sa character na lang natin siya iayos. Search natin. Chassis. Mabeltex. Mabeltex nga ba? Sorry. Oo nga, Mabeltex. Ayan, level 1 pa lang siya. Gagawin na natin siyang 149. Para sunod, 150 na. Siyempre, taasan na natin yung pau niya para malakas siya. Gawin na natin 10,000. 10K na natin lahat. Kasi para lang makita natin na nagbago. Ayan. Hindi na tayo kukuha ng skill. Susuntok-suntok na lang. Or kahit yung skill na lang ngayon. Pwedeng... Kasi ang skill dito mga karanatik sila learn pa eh. Medyo natamad na ako mag-learn. Suntok-suntok na nga lang siguro. Ayan. Pagkatapos mga karanatik, kung gold, gusto nyo nalagyan ng gold, dyan lang din. Ayan, gold. Gagawin nyo lang is-save. Save character. Ayan, okay. Pero nag-save na yung character niya. Pwede natin siyang lagyan din ng GM ring. Hindi lang tayo sa put on items, select. Put inventory ba? Inventory, select. Hanap tayo ng mga bakante dito. Yung mga karanatics, ang ano ng GM ring ay 76. Bago dito sa kabila, lagyan nyo yung 2. Ring A, ring B yan. Sa ring A muna tayo, update lang natin. Yes. Makikita nyo, supervisor ring A na. Then sa kapasayang lang empty. 76.3 naman. 76.3. Then, save items. Yes. Palitan na natin makaranatiks. Hindi nakaharang kasi yung recorder ko eh. Ayan. Screen recorder nakaharang. Ayan. Dito ko ilalagay. Kasi ito pa yung save item. Click nyo pa rin yung save item. Okay. At okay na makaranatiks. Close na natin to. Run uli natin tong server. Start sa session. Field, agent, tsaka login. Medyo mahaba na itong karanatik para lang matutunan nyo maigi. Sunod natin dito mga karanatik paano yung drop. Babaguhin natin yung drop. Siyempre sa mga boss para mas maganda. Sa mga ano okay na yun. Agent. $4,400 mga karanatics, may files na kayo. EP7 Classics, 4 class o 6 class. Free auto launcher, free setup. At meron pa kayong BPS. Okay, login. Sobrang mura na yan mga karanatics para sa inyo. Wait nyo yung magkaroon ako ng source. Bebentahan ko rin kayo ng mura. Okay. Tignan natin mga karanatics. Login ulit tayo.
analytics, eto na siya, level 140. Oops, sorry, 140 na lagay ko. Lagayin natin siyang mga karatas na 149, sorry. Level list tayo. 149 pala. Tama din tayo. Save. Okay. Ayan, 149. Ayan, makararas 149 na siya. Siyempre, buksan natin yung kanyang yung ring. Ayan. Saka yung gamit, started kit. Sa mga pala yung mga pampaglagay ng mga starter kit niya, meron din ang mga tutorial dyan. Nagunin natin ito. Ito, nilagyan ko siya ng costume. Pwede natin costume man. Pero huwag na, okay na yan. Okay, mga aeronautics, punta na tayo. Dito, pwede nyo lagyan din siya dito ng bus stop para hindi na kayo lumalayo. Ang bus stop ay ginagawa yan sa level level editor. Pwede naman gusto nyo GM command, pwede rin kasi makaroon natin yung mga yan parang nasa mobs din yan yung mga NPC na yan, pwede nyo syang maso nga lang kada magano kayo ng server restart, ikukuman nyo uli at nakalimutan ko siya yung code, paano pumunta dun eh. Punta na tayo sa tutol. Dito tayo mong kapalevel. Kaso bawal na pumunta sa tutol kasi level 150 na lang tayo. Hindi na siya makamunta sa tutol kasi kaya patanggalin na rin natin yung tutol na yan. Kung paano tanggalin, sama na rin natin sa video natin. Okay, punta tayo doon sa second root hole. Swap natin yung para mag level agad tsaka mag BTG tayo. Okay, mag-BTG muna tayo para malakas. Hindi naman siya kayang makill agad yan. Malakas yan. GM yan. Okay, pag-BTG mga karanatis, ganito lang. Slash. Limit. Underscore. Event. Underscore. Begin. Space 1, yung level 1. Space, yung max level niya, 150. Space, yung 1 minute bago maging mag BTG. Space, lagyan natin 30 minutes bago matapos yung BTG. Space, gawin natin na siyang 90. Okay, yan ang mga aeronautics. BTG na siya. 1 minute lang yan. Medyo naputol kasi yung video natin kaya dyan na siya agad. Tayo natin mag-red. Okay, yan, nag-red na. Tingnan natin. Skill tayo. Dalawang skill lang. Dalawang skill lang meron tayo mga aeronautics. Yan. Hindi tayo makapulan yan. Hindi ako nakapag-learn. Na full screen tuloy yung screen recorder ko mga aeronautics. Namatay bigla yung laptop. Kasi pag nagka-type ako, pag na ano man to. Ayun, makaranatics, nag 150 na siya. Sabihin, max na yon. Hindi na siya madadagdagan. Yan na, max na.
Kaya lang suntok-suntok lang, nag-level 150 na. Ngayon ang request sa akin ni Sir, pababagalin na raw namin ang ano niya. Kaya ang gagawin dyan, siguro BTG niya hanggang 140 lang. Pagdating ng 141, wala na siyang BTG. Para gagapang na talaga yung XP. Kaya mga karanatics, hindi na siya magiging 151. Okay mga karanatics, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking run online. Naway patuloy niyo pong suportahan ang aking run online. Ang aking target na 1K subscribe, 4K hours views para ma-ano natin yung maibigay na natin yung server file natin 87 plus libreng tawag dito auto patch launcher. Okay mga karanatics, share nyo po ito sa marami yung mga kaibigan para makamit na natin yung susunod po natin mga video. Pakihintay nyo lang mga karanatics, huwag nyo kalimutan mag click sa notification bell para lagi kayo updated sa ating video. Kaya mga karanatics, maraming salamat.